Ayun. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga toto, mga inday, kaway-kaway. Yan! Sa araw na to, andito pa rin ako sa Barangay Pulay, Villasis, Pangasinan. At kasama ko po ngayon ang ating master, pinakamagaling at pinakamaraming kambingan. Dito yan, mga kambing dito yan sa Pulay nga. Si Sir, Sir Junjun Istolas. Ayan, Sir. Sir Jun, kaway-kaway muna tayo, Sir Jun. Ayan, at talagang nahingal ako dahil nga tumakbo kami doon sa farm nila doon sa pagpapastulan ng mga kambing. Talagang ang dami na at ang saya-saya tingnan na nakaka-inspired. Ano? So ngayon po, pag-uusapan natin mga totoo mga inday, kung paano at mga tips makatipid sa pagpapakain ng kambing pag tag-ulan. Ayan. Tsaka pag, halimbawa, medyo tagilid na yung mga pakainan nyo dyan, ito yung mga pinakamagagandang gawin nyo para masave nyo at mas marami pa yung mga kambing nyo, mas dumami pa sila. Tama ba yun, sir? Tama po, tama. Ayun. At, sir, ano ba yung nasa likod natin? Kasi sa past video natin, dapat panoorin nyo po yung last video natin kay Sir Junjun. Makikita nyo po kung ano yung mga tips. Bakit ito yung kambingan ang pinakamagandang livestock, no? Ayan. So, ito naman, pagpapatuloy natin kung ano yung mga tips sa makakasave ka sa pagpapakain. Ayan. Sir, ano ba yung gagawin natin, sir? Ito yung pinapakain namin pag summer, ganun, mahirap na yung damo. Kaya pag dire-direto yung ulan, hindi kami makadamo. Ito, nagbubukas kami ng ganyan. So, ito yung fermented na kwan na damo. Fermented? Fermented po siya. Nagtatagal po ito ng kahit 2 taon dito sa drum. 2 taon dito? Opo. Basta so, maganda yung pagka-kumpak niya, yung pagka-siksik niya, yung walang hangin, gano'n. Siksik na siksik. Opo, talaga. Yun. Hindi siya masisira. Sir Jun, ito lang konting kalaman kasi noong unang video, hindi natin nasabi, ikaw yung pinakamaraming kambing dito sa Pangasinan. Mga ilang kambing ang nandito sa iyo, yung estimated nyo po, nasa ilan? Sa ngayon po, yung kambing namin, more or less 200 na lang po kasi nagbawas po kami ng nagbawas kasi nahirapan po kami sa pagkain. Ayun. Opo. Kaya so, ngayon, nasa more or less 200 na lang po sila. 200. So, napakarami pa rin kasi nasa sa doon sa Jensen, nasa 300, ganun, nasa 300 din. Pero sir, ang dami, kahapon sir, nasabi nyo, 8 kambing na naman ang nabawa sa inyo. Opo, marami kasing gustong bumili ng lain ng kambing namin. Yung, kasi marami nagpaplano na kung mag-breed ng magatas na kambing, kaya marami kong naghanap. Ayun. Kasi medyo nakikilala na po yung gatas ng kambing, kaya yun, maraming bumibili. Tama nga naman, ano, so yun, makakaano ka talaga. Pag may kambingan ka, pwede din pala pagkagatas, nakasaka karne. Pwede nga. So, balik tayo dito, Sir Jun, kasi talaga sigurado yun, nakaka-excite na excite na yan sila. Ito ay pwede pa kain sa kambing, ano pa? Pwede kain sa manok, pwede ba sa baboy, pwede yun? Sa rabbit po, sa kambing, pwede po. Sa kalabaw, baka, pwede din po. Ayun na, tandaan nyo po yun, pwede yun. So, sir, ano ba yung mixture nito? Bakit siya sa pinakamatipid natin ng mga ano? Ito po, kaya matipid siya kasi ginagawa namin to pag yung sobrang dami ng pwedeng makuhang damo. Siyempre hindi kayang ubusin ng kambing. Yun po, yung samantalayin yung kumuha, lalo na pag yung tag-ulan. Ayun. Samantalayin natin kumuha para may ma-imbak po tayo dito. Ayun. Kasi pagdating ng tapos na yung tag-ulan, medyo mahina na po yung damo. At least nakapag-ipon na tayo ng pagkain nila, lalo na pag madami na yung kambing natin. Pwede natin buksan, sir? Pwede. Ayun, sige, lapit tayo dito. Yan. Ito, bago lang po siya, bago pa lang na gawa natin. So, sir, bago siya ma-ferment, ilang weeks ba, sir? Ayun, 3 weeks po, pwede na siyang ipakain. May 3 linggo na po siya. 3 weeks, ganito? Ito po, 1 pa lang siya, 1 linggo pa lang. 1 week pa lang to, sir. Ano yung mixture nito? Ano yung pinakamagandang damo na pwede nilang gamitin para dito? At saka ano yung recipe? Ano ba yung mga sikreto na nandito ngayon sa loob? Pwede pong lagyan ito ng molasses, asin, ano po. Kahit anong damo po pwede. Basta kwan po, i-chop nyo po siya para hindi masyadong maba, saka madaling siksikin. Pwede po yung sorghum, gano'n. Sorghum pwede din. Napier grass, napier. Mais. Mais. Po, so dito po sa inyo, mais? O, mais po yung tinanim namin na marami ng tag-ulan, kaya ito po yung ginawa namin pagkain nila. Ayun, mga totoo mga inday, napakagandang teknik. Pag sabi, masobra na yung mga damo, pag tag-ulan, ito yung gagawin nyo, mag-stack kayo ng napakarami. Sir, ito, ilan tong bulo na ganito, isang tangke na ganito, ilan dito sa iyo?
sa 200 po tong gram namin. 200? Sa saat 200 na gram, sir, mga ilang buwan nila mauubos yun? Pag halimbawa, tag-init at wala talaga makuha ang damo? Kukunti na po yung nakukuha ang damo. Bali, 2 gram po yung binubuksan namin araw-araw. 2 gram? Opo. So, 100 taon. 3 months din bago maubos pag wala talaga. So, posible naman sa 3 months, walang ulan talaga, sir. Pagdating po ng tag-ulan, yan na po, takto naman na maubos. Mag-iimbak na po uli kami. Ayun, talagang tipid tips talaga ito. Yan. Sir, ano yung sekreto dito, sir, para maano siya tumagal yung pag-ferment niya? Yung mulasis. Ang sekreto po nito, yung siksikin niyo mabuti. Siksikin? Okay. Hindi pwede yung may hangin. Kasi pag kwan yan, may hangin, naamagin po yun, hindi na siya pwedeng ipakain. Dapat siksik na siksik po siya. Siksik na siksik. Tapos, mas maganda pag yung lagyan ng molasses at asin, para gustong-gusto ng kambing yung lasa. Ayun. So yun, tandaan nyo po yun, ha? Molasses tsaka asin. Tandaan nyo po yun, kasi gustong-gusto ng mga kambing yun. Apo, gustong-gusto rin. Ayun. Sir, tanong ko lang, sir, ito, baka totoo mga hindi, baka gusto nyo tanongin din. Sa isang drum na ganito, sir, mga ilang kilo ang laman nito? Itong maliit na drum po, nasa 50 kilos po. Itong mas malaki, nasa 70 kilos. 70 kilos. Ayun. So, marami-rami din pala. So, ito, sir. Saan ka makakuha ng molasses, sir? Kasi, siyempre, molasses, yung iba, hindi nila alam kung saan yun, eh. Yun pala yung sekreto, molasses. Dito po sa amin, marami po kaming bintang molasses. Okay. Nagbibenta kayo? Apo, nagbibenta po. Ayun. So, mga totoo mga hinday, ha, tandaan nyo po, dito yan sa Barangay Pulay. Bibigay namin number ni Sir June. Para kung gusto nyo yung quality at magaganda at siguradong purong-puro na molasses, andito lang yan sa kanila na farm. Makikita nyo sa kanila. So, sir, magkano mura ba yung molasses? Mura lang po. So, yun na. At least at the same time, Sir June, pwede ka bang maging consultant nila yung mga ano natin, magkakambing, yun. Sa mga gusto pong mag-umpisa ng mag-venture sa kambing, pwede nyo po akong i-message po. Pwede kayong mamasyal dito para magkaroon kayo ng konting idea. Kaya sa mga nagkakaproblema po sa mga kambing nila, nagkakasakit, ayun, pwede nyo pa akong i-message para masolusyonan po natin yung problema nyo. Ayun, so yun ha. Mga totoo mga hindi, nakaikot kami kanina. Ang galing talaga ni Sir June dahil pinuntahan namin yung mga farm nila. At magagawa pa tayo ng susunod na video kasi meron siyang pinakita sa atin kanina na diskarte ni Sir June doon. So, Sir June, maliban dito, pag start ng tag-ulan o tag-init ba yung tag-init na yung wala na madamo na makukuha, ano pa yung ibang tips niyo, sir, na papakain para makatipid sila? Meron din po yung kwan, yung mga yung hay naman po, yung tinatoy yung damo po, pwede naman yon. Pinatoy yung mga mani po, ganon, yung mga ito, fermented, yung pinatoy yung dahon ng mani, pinatoy yung dahon ng mga kangkong, yun po yung ginagawa pwede namin. Pwede po. Ayun. Pero sa ngayon na katatapos pa lang yung ulan, mag-umpisa pa lang tag-araw, wala pa kaming impact. Ayun. Pag summer po, doon kami gumagawa ng mga hay po para papakain naman namin sa tag-ulan itong fermented. So yun, ha? Galing talaga. Siyempre, hindi ka maubusan. Kailangan, pag nag-start talaga, Sir John, ito, pinagplanuhan mo talaga na dapat in the next few months, pag wala talagang pagkain yung mga ano, meron kang preparation. Ito po yung pinakatandaan nyo po, pangatotong mga hinday, pag nag-start kayo ng goat farming, ito po yung mga sekreto ng isang master o yung pinakamagagaling. Dapat maghanda kayo ng mga pagkain na katulad nito. Ayun. Sir John, ano ba yung sekreto mo pa para mas mapabilis mo maparami yung mga kambing mo? Kasi sobrang bilis po ng pagpaparami ni Sir John kasi nung 13 years na po niya ginagawa itong pagkakambing, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin, sir. Kwan po, yung piliin po nating mabuti yung lahi ng kambing natin. Sa akin kasi meron yung lahi ng kambing ko na halos lahat ng sinasampan niya, puro babae yung anak. Yun po, iniiwan po namin yung babae na anak, ang kwan namin, yung malalaki lang yung in-out namin. Kaya yung lahi ng kambing namin ngayon, halos kwan sila, puro babae yung anak kasi na kwan po, iniiwan namin yung magagandang lahi na naglalabas lagi ng babae para mabilis po dumami. Ayun, para mabilis. So yun na mga totoo mga hindi. Sige, gagawa tayo kasi nakita ko doon sa isang bahay-bahay ng mga kambing, yung kanilang mga concrete na mga bahay doon sa kabilang ano, mayroon silang separate talaga yung malalaki, sir. O, sinaseparate po namin para makontrol po namin yung pagpapalahi. Galing. So yun yung binibenta niyo, sir? Apo, yung mga lalaki na kambing.
Ayan. So, sa susunod na mga video, pag-uusapan natin kung ilan yung pwedeng kikitaan mo, anong bang ways ang kikitaan dito sa pagkakambing, sigurado marami. Ayun. So, John, ano pa ba yung pwede natin ma-share dito sa kanila? Kasi sobrang nakaka-inspired po yung pagkakambing nyo dito sa Pangasinan. Marami po silang sigurado yan, maraming na-inspired sa inyo. Ano po yung pwede na-inspired sa kanila? Yung pagkakambing po kasi alas wala pong nasasayang dyan, kasi yung mga kwanto ng kambing, yung parang tae po nila, ginagawa po namin abono sa mga taniman namin. Yung iba po binibinta namin kasi ginagawa namin siyang organic fertilizer. Kaya yung pinapakain namin na mga damo, parang nagiging pansya, organic din pa kwan. No? Kaya maganda, walang sayang sa pag-alaga ng kambing. Ayos mga totoo mga inday. Sir John, dito sa mga damo na to, ito yung pinaka source ng pagkain ng mga kambing. Kaya tandaan nyo po yan, pag nagkambing kayo, yung pinakaangkop na lugar, tama yung kay Sir John, dito sa kanyan talagang napakaangkop dahil tabi siya ng ilog, napakaraming mga tumutubo na mga dahon. Ayan. Sir, yung ano pa ba iba na pwede nilang itanim na mga puno na mas makakasip sila yung pagkain ng kambing? Maliban sa nap year, ano pa ba? Marami po, alos lahat po kasi ng puno ng kahoy pwede natin ipakain, yung mga ipil-ipil, mga kakawati, yan po, magaganda po yan. Na ipakain yung kakawati po kasi natural dewormer din siya, kaya pakainin natin yung alaga natin, lagi ng kakawati, huwag na lang natin sobrahan, yung tama lang. Ayun, kakawati? Opo, saka mga ipil, yan, maganda po yan. Ayun. Kahit anong dahon po ng pan, mga puno, pag may dito sa amin, pag may nagkuhan ng mangga, nagputol ng mangga, kinukuha po namin yung dahon, pinapakain din po namin. Mangga, pwede? Pwede po. Ayun. So yung matutumoy. Ano ba yung halos lahat ng mga dahon pwede? Ano ba yung hindi pwede lang? Ang hindi lang po pwede yung panto, lantana, saka yung agunoy, saka yung castor bean. Lantana, hagunoy at castor bean. O, bakit po? Yung pan po yung talahe. Parang tuksin po sila sa kambing pag nasubrahan po nila. Talahe, tandaan nyo po yun ha. Opo, so ano mangyayari sir pag nakain nila yon? Parang mamamatay sila sa pan sir, yung problema sa dyan. Digestion. Opo, matotoxic sila. Ayun. So dun mga pagkain na yon, iwasan nyo yon kasi syempre mahirap yon. Dito tayo magpo-focus sa mga mais, sa mga napnir. Yan, so yun ang papakain natin. Yan. Maraming salamat dito kay Sir Jun. Talagang mas marami po tayong matututunan. Sa susunod na video, pag-uusapan natin kung ano yung mga karaniwang sakit at ano yung mga solusyon sa pagkakambing. At tuturuan tayo ni Sir Jun sa susunod na video. So maraming salamat sa inyo mga totoong mga inday. Sir Jun, may mga shoutout ka pa ba? Wala na po. Ayun, so susunod na video. Maraming salamat mga totoong mga inday. Please don't forget to subscribe itong channel po namin ng Pinipalaboy. And click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At kung may nakalimutan po kami mga tanong, sana po mag-comment kayo, mag-question kayo. Kasi maano natin. So kita-kits tayo sa farm nyo ha. Maraming salamat sa inyo mga totoong mga inday. Mula yan dito sa Barangay Pulay, Villasis, Pangasinan. Kasama ko si Sir Junjun Istolas. Kaway-kaway mga totoong mga inday. Happy farming!